Isa sa lagi yung tinatanong sa akin, my dudes, every time na nag-upload ako ng mga house designs ay, Lian, magkano ba magpagawa ng bahay na ganyan? That is why, today ngayong araw, sasagutin natin once and for all ang inyong mga katanungan. Nagtataka siguro kayo, my dudes, bakit hindi ko na lang isama dun sa video nung house design yung presyo ng mismong bahay or yung construction cost ng ganitong bahay. And one reason for that ay dahil yung mga presyo ng mga bahay ay nagbabago depende kung kailan nyo pinanood yung video ko. Dahil yung prices ng construction materials pwede ito mag-fluctuate and marami rin tayong factors that come into the pricing of houses or yung construction ng mga bahay. So disclaimer lang my dudes, lahat ng presyo na babanggitin ko ngayon ay base sa experience ko at base sa prices ng mga materyales at the time of recording, which is October of 2022. So pwedeng sa November nagbago na ito, wala na. Walang kwenta na tong video na to. Napakagaling, Lian. So gawa ulit ako ng bagong video. Oh, big brain! Big brain talaga guys, kasi November na pala ngayon. 4 days nag-brownout sa Baguio City dahil dun sa Baguio. Kaya wala. Ito na yung video. Anyway, balik na tayo. Anyway, my dudes, itong mga presyo rin na babanggitin ko ay rough estimate lang. So, hindi sila detailed na estimate. So, pag rough estimate, kadalasan gumagamit tayo ng per square meter na pricing. So, to put things into perspective, my dudes, nung 2020, yung mga rough finish ng mga bahay will cost around 15,000 to 20,000 pesos per square meter. Pero ngayong 2022 na ay 22,000 to 25,000 per square meter na yung mga rough finish na bahay. So, what is a rough finish na bahay? So pag sinabi natin na rough finish na bahay, ito yung kadalasan na very very basic lang siya. So yung ceiling natin, flat lang, walang cove. So wala tayong mga wall cladding na nakakabit tulad ng mga wall slats. And paint lang talaga yun. And oftentimes, bare lang nga siya na concrete. So hindi pa napinturahan. So yun yung nasa low end ng spectrum natin, which is 20,000 per square meters. And then, aside from that, yung floor natin is ceramic tiles lang, hindi porcelain or hindi yung mga malalaking format na tiles. Or pwedeng semento lang sahig natin for our low end of the spectrum. Then yung bintana natin is either jalousie lang or bakal lang siya. Hindi yung malalaking bintana na ganito na medyo tempered glass na and mas mahal na yun syempre, my dudes. Now, magmula naman sa ating rough finish ay meron tayo yung tinatawag natin na basic finish, which is almost like rough finish pero nag-level up lang ng onte yung mga materials natin. So medyo mas magaganda yung mga materials na isasalpak natin sa basic na finish na house. And this will cost you 25,000 to 30,000 pesos as of time of recording, my dudes. Ha? Pakapanoorin nyo to ng 2030, tapos sabihin nyo. Nagbago naman na yung mga presyo, Lian. Mas mahal na ngayon. Siyempre, my dudes, it's been 8 years. Now, from the basic finish, we'll move on to the standard or executive finish, which is mas maganda na naman ng onte dun sa ating basic na finish. And this will cost around 30,000 to 35,000 pesos. So yung pagkakaiba naman nito dun sa ating basic finish ay yung mga sahig natin ay porcelain na or pwede na rin granite tiles ito. And then yung ceilings natin ay naka-cove na siya tulad ng ceiling natin dito. Meron na siyang palubog na cove. And then yung mga bintana ay aluminum na yung mga window frames and you could also have some large windows. Pero hindi lahat ng windows nyo large na tempered glass. Some lang. Now, kung gusto nyo naman lumevel up magmula dito ay meron tayong tinatawag na luxurious or high-end na finishes kung saan ito yung kadalasan na makikita nating materyales sa mga bahay ng mga artista at ng mga yayamanin peeps. Now, high-end finish, lahat ng bintana nila, big windows, tempered glass yon. Yung sahig nila, natural stone or marble na yung mga yon. And then yung mga walls nila ay maraming cladding, so meron silang mga wood thingies na nakakabit sa wall or meron silang mga stone wall thingy mo bobbins and all that stuff. Now, itong high-end or luxurious finish is sky's the limit na. So, magsa-start tayo magmula sa 42,000 pesos per square meter above. So, pwede na tayong umabot ng 1 million pesos per square meter. Which, siguro gawa na sa ginto yung sahig at ceiling mo to reach that type of price. So, yun yung rason kung bakit tinatawag ko rin yung finish na ito na lakumpake sa price. Finish. Kasi kahit anong price, they can afford it. Now, tignan na natin yung mga house designs
na ginawa namin, my dudes. Alright, so unang house design na hindi ko na in-includean ng price ay itong ating 24 square meter house. So itong ating 24 square meter house will cost around 22,000 pesos to 25,000 pesos per square meter. So let us compute that. Bring out the calculator. Let's say nandun tayo sa medyo low end ng spectrum, 22,000 pesos. So itong ating 24 square meter house na ito will cost us around 528,000 pesos. Now keep in mind, maludes, itong presyo na ito ay yung bahay mismo lang, hindi pa kasama yung ating lote at yung mga exterior improvements natin tulad ng ating mga fence, mga garden, and yung ating mga parang balak ilagay dun sa ating harapan ng bahay or sa ating front yard. So yun lang itong 528,000 pesos. Now, nagtataka siguro kayo bakit ganito kamura yung ating pricing. So, titingnan natin yung materials dito sa bahay na ito ay kahoy lang siya. And yung roof natin is GI sheet lang siya na hindi pa painted. And then, pagdating natin sa floor ay wood surface lang siya na pinatungan natin ng vinyl tiles. Now, pwede natin palitan itong mga materials nito. Aabot tayo ng around 25,000 pesos per square meter, which is still within the range ng ating medyo rough and basic finish. Now, from this 24 square meter house, let us move on sa medyo mas malaki na bahay, which is this 100 square meter na bahay. So, yung costing namin dito will run around 28,000 pesos to 33,000 pesos. And yung rason kung bakit ganito yung pricing ay dahil medyo lumevel up ng onti yung ating mga materials. Dahil kung titignan natin dito, ayan, naka-polished concrete floors na tayo. So, hindi na tayo kahoy lang na floors na naka-elevate sa ating sahig. Slab na itong ginamit namin dito. And polished concrete pa siya, which is mas mahal kesa sa bare na concrete. Kasi polishing concrete, kailangan nyo mag-hire ng contractors to do that. Mahirap to gawin ng DIY, my dudes. Now, kung titignan natin yung ating kitchen ay naka-granite din tayo na countertops. Pero yung walls natin ay wala tayong mga high-end na cladding. So, white paint lang yung nilagay natin sa walls dito. And yung mga bintana natin, some of it's jalousy. And some of it are large windows which would require us to make it tempered glass. Kaya nga, nandun tayo sa medyo high-end ng spectrum at around 28,000 to 33,000 pesos. So, compute na natin ito, my dudes. So, 2.8 million pesos yung presyo ng ganitong bahay, my dudes. Again, hindi kasama dito yung lote and exterior improvements tulad ng ating mga fence, etc., etc. Now, let us move on to a slightly smaller na bahay, which is this 30 square meter na bahay. Okay, so for this house, we priced it at around 25,000 to 30,000 pesos, which is yung pricing natin for basic finishes. Pero kung titignan natin dito sa loob ng bahay is medyo meron tayong mga social na nilagay dahil yung exterior cladding natin ay itong mga wood na slats, which is medyo mas mahal. Pero dahil nga yung ginamit namin na framing para sa bahay na ito ay shipping containers, ay medyo makakatipid tayo ng onti for that framing. Now, yung presyo ng ating mga shipping containers na 6 meters kahaba would cost us around 60,000 pesos to 100,000 pesos. Depende kung saan nyo nabili at kung anong condition nyo nabili yung mga shipping containers. Although, keep in mind, my dudes, na pagbibili kayo ng shipping containers ay dapat i-check nyo sa kanyang manifest. Ano bang tawag doon? Basta mayroon sila dapat listahan kung ano yung mga kinarga nila dito. Kasi pwedeng baka nagkarga pala sila ng radioactive material dyan sa shipping container na yan. Wala na. Pag gising mo, tatlo na yung paa mo. You do not want that. Unless gusto mo, di humanap ka ng mga shipping container na na-expose sa radiation. Also, maraming pwedeng pinagsturan sila ng harmful na chemicals, kaya binibenta ng mura. So, keep that in mind when buying it. Also, inspekin nyo yung shipping containers kung maganda ba yung loob or kinakalawang na at malapit na palang mag-iba. Yun, tignan nyo maigi yun. Now, one downside din ng shipping containers ay napakainit nito pag nabila dito sa araw, my dudes. That is the reason why nilagyan namin ng mga wood slats na cladding sa labas itong bahay na ito ay para maiwasan yung todo na pag-init nitong ating mga shipping containers. At isa pang ginawa namin dito sa bahay na ito ay kung papansinin natin, yung bubong namin ay hindi siya directly nakapatong sa shipping container.
So meron tayong onting air gap para magpo-flow dyan yung hangin. At yung init ng araw na tumatama sa ating bubong ay somewhat mag-dissipate at hindi siya lumipat papasok sa loob ng ating bahay. So that is also one thing we did, my dudes. Now, kung kukompitin natin kung magkano nga ba yung ganitong klaseng bahay, let us multiply 30 square meters by 25,000 pesos per square meter. Okay, so this house would run us around 750,000 pesos for the low end of the spectrum. So hindi tayo masyado gagamit nung mga mamahalin na materials or hahanap tayo yung cheapest materials for this type of house. Although cheap, pero medyo high quality naman kasi nandun nga tayo sa parang basic na range ng pricing ng ating bahay. Now, let us move on sa ating next na bahay, which is itong 78 square meter na small house. So for this one, we priced it at around 33,000 to 38,000 pesos per square meter. Kasi kung papansinin natin, maganda yung ating mga materials na ginamit dito. So gumamit kami ng mga wood slat cladding para sa ating mga walls sa labas. At meron din tayong mga wood cladding sa loob. And yung ceiling din natin ay flat man siya pero birch wood yung ginamit namin dito. Which is mas mahal kesa sa normal lang na plywood or fiber cement na pininturahan. And then kung papansinin natin dito sa bandang likod, napakalalaki ng ating mga bintana and nung sliding door natin. So again, tempered glass yung gagamitin namin for this one, which is almost, I believe, times 4 or times 5 nung presyo nung regular na glass. Kasi yung mga tempered glass, kailangan medyo mas makakapal pa yan kesa dun sa regular glass na ginagamit for those small windows. Now, kung titignan natin yung sahig na naman na ginamit natin dito, ay polished concrete pa rin kasi ito talaga yung pinakabagay dun sa ating white and wood aesthetic. And then kung titignan natin yung ating kitchen countertops ay naka-synthetic tayo na stone, which is medyo may kamahalan din ito. And then pagdating naman sa CR, medyo high end din yung ginamit natin ng mga fixtures tulad nitong ating toilet, lavatory, and itong ating shower enclosure. Now, itong bahay na ito ay somewhat a loft house siya. Meron tayong first floor and then tatagnan natin meron tayong half na second floor. So pag gino-compute natin yung price per square meter nito, dapat kukunin natin lahat ng ating mga livable spaces. So sinasama ko na dyan yung ating balkonahe dito sa ating second floor and pati na rin yung ating loft. So kasama yan dun sa 78 square meters na sinukat natin. Again, my dudes, keep in mind na itong mga presyo na binabanggit ko sa video na ito ay rough estimates lang sila. So hindi ito accurate dahil lang mga areas ng mga bahay, sabihin natin yung kitchen at yung living room, pag kinumpare natin yung pricing nun per square meter, magkaiba. Mas mahal sa kitchen kasi gagamit pa tayo ng countertop and yung cabinetry natin dun. Mas mahal na compared dun sa living room na floor tiles, pader, ceiling, yun lang yung alalahanin nyo ng mga materyales. So paiba-iba yung pricing natin, depende dun sa area ng bahay. Now, let us move on dun sa ating last na bahay, which is itong 75 square meter natin na bahay. Now, para sa bahay na ito, ang pricing natin, my dudes, ay 40,000 pesos to 45,000 pesos kasi medyo high-end finish na yung ginamit natin for our materials. Kasi yung titignan natin yung saig natin, naka-porcelain tiles na tayo dyan. Meron pa tayong skylight, which would require us to use tempered na glass. And then, dito sa bandang labas natin ay meron tayong wood slats cladding ulit, which you know, mas mapapamahal ulit tayo dyan. Hence the cost of 40 to 45,000 pesos. And then yung ating stairs ay hindi siya ordinaryo na stairs lang. Gumamit tayo dyan ng folded na steel, which is more expensive because one, mas mahirap ito i-install. Kailangan natin ng mga specialized fields of construction workers tulad ng mga welders natin. And yung talagang sanay na magkabit ng ganitong klaseng bakal na stairs. And yung materials din dito ay medyo may kamahalan. Now, compute na natin kung magkano aabutin pag pinagawa natin itong bahay na ito, may luto. 75 square meters times 40,000 pesos. Boom! 3 million pesos yung aabutin for this type of house. Although, pwede naman natin pamurahin ito ng onte. Gagamit lang tayo ng medyo mas mura na flooring, mas mura na kitchen countertops, mas mura na fixtures. And yung ating mga wall cladding sa labas ay medyo babawasan na natin yung naklad lang. Siguro kung saan lang nakikita ng kapitbahay nyo, yun lang yung lalagyan natin ng wall cladding. Now, my dudes, itong mga presyo pala na binanggit ko ngayon ay kasama na yung ating mga professional fees ng ating mga architects, engineers, and all of our professionals. So included na
sila dyan. And I know marami siguro sa inyo nagtataka, my dudes, kung bakit ang laki nung parang price range natin. So, 22 to 25,000. So, may parang 3,000 pa na di natin alam kung mura ba or mahal yung kakalabasan. Now, the reason for that ay sinama na rin namin dito yung contingency na tinatawag natin kung saan just in case may nangyari, like biglang nagmahal yung ating mga material prices, ay naisama na dyan sa pricing na yan. So, huwag nyo gagayahin yung ginawa ko na parang yung lowest cost yung kinuha. Because oftentimes, my dudes, ay yung highest cost yung matatamaan natin dyan. So, take for example, itong 24 square meter natin na bahay. We priced it at around 22,000 to 25,000 pesos. Realistically, yung 25,000 pesos dapat yung kukumputin nyo at pag-iipunan nyo. And then, let's say, gusto nga natin bilhin nitong 24 square meter na house. 24 times 25,000 per square meter. So, kailangan natin mag-ipon ng 600,000 pesos for this one. Now, from this price, mag-add pa tayo ng 10% just to be safe. Times 1.1. So, 660,000 pesos yung kailangan na meron tayo just in case meron nangyari. So, yung 10% na yan is another contingency just in case, you know, meron parang may malaki palang bato sa gitna ng lote natin na kailangan i-excavate. So, yun yung purpose ng ating contingency is yung para sa mga unforeseen natin na mga kaganapan. Now, with that being said, isa pang kaganapan na hindi ko nakita ay i-like nyo itong video na ito. Boom! You did not expect that, my dudes, dahil tapos na rin itong video natin na ito. So, hopefully, meron akong naituro at na-impart sa inyo ng mga knowledges. And with that, wrong grammars, I guess, magkikita na lang tayo sa ating susunod na kabanata ng mga bata flying. Peace!